Ikalabing-dalawang kabanata, ang Paskwa. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, "Mula ngayon, ang buwang ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. At sabihin ninyo sa buong pamayanan ng Israel na sa 10th araw ng buwang ito, bawat puno ng sambahayan ay pipili ng isang kordero o bisirong kambing para sa kanyang pamilya. Kung maliit ang pamilya at hindi makauubos ng isang buong kordero, magsasalo sila ng kalapit na pamilya na hindi rin makauubos ng isang buo. Ang dami na magsasalo-salo sa isang kordero ay ibabatay sa dami ng makakain ng bawat isa. Kailangan ang kordero ay lalaki, 1 taong gulang, walang pinsala o kapintasan. Kung walang tupa ay kahit kambing. Aalagaan itong mabuti hanggang sa 14th ng buwan at sa kinagabihan, sabay-sabay na papatayin ng buong bayan ang kani-kanilang kordero. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa mga hamba at sombrero ng pintuan ng bahay na kakainan ng kordero. Sa gabi ring iyon, niritsunin ito at kakanin kasama ng tinapay na walang lebadura at ng mapapait na gulay. Huwag ninyong kakanin ng hilaw o nilaga ang kordero. Litsunin ito ng buo, kasama ang ulo, ang mga pata at ang laman loob. Huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Kung may matira, sunugin pagkaumaga. Ganito naman ang magiging ayos ninyo sa pagkain nito, nakabigkis, nakasandalyas at may tangang tungkod. Dali-dali ang inyong pagkain nito. Ito ang Paskwa ni Yahweh. Sa gabing yaon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop man, at parurusahan ko ang lahat ng diyos-diyosan sa Ehipto. Ako si Yahweh. Lalampasan ko ang lahat ng bahay na makita kong may pahid na dugo. At walang pinsalang mangyayari sa inyo sa pagpaparusa ko sa buong Ehipto. Ang dugo ang siyang magiging palatandaan na Israelita ang nakatira sa bahay na iyon. Ang araw na ito'y ipagdiriwang ninyo magpakailanman bilang pista ni Yahweh. Ang pista ng tinapay na walang lebadura. 7 araw kayong kakain ng tinapay na walang lebadura. Sa 1st araw pa lamang, aalisin ninyo sa inyong tahanan ang lahat ng lebadura sapagkat ititiwalag ang sino mang kumain ng tinapay na may lebadura sa loob ng 7 araw na yaon. Ang 1 at 7th araw ay gagamitin ninyo sa pagsamba. Sa loob ng 2 araw na ito, walang gagawa ng anuman liban sa paghahanda ng pagkain. Ang pagdiriwang ng pista ng tinapay na walang lebadura ay gaganapan ninyo taon-taon sapagkat sa araw na ito, inilabas ko sa Ehipto ang inyong mga hukbo. Ito'y gawin ninyo habang panahon. Tinapay na walang lebadura ang inyong kakanin simula sa gabi ng 14th na araw hanggang sa gabi ng 21st ng unang buwan ng taon. Sa loob ng 7 araw, huwag magkakaroon ng lebadura sa inyong bahay. Ititiwalag sa pamayanan ng Israel ang sino mang kumain ng tinapay na may lebadura, maging siya'y taga-ibang bayan o katutubong Israelita. Saan man kayo naroroon, huwag kayong kakain ng tinapay na may lebadura tuwing ganitong panahon. Ang kakanin ninyo ay tinapay na walang lebadura. Ang unang Paskwa. Tinawagan ni Moises ang mga leader ng Israel at sinabi, "Pumili kayo ng 1 kordero para sa inyo-inyong pamilya at ito'y patayin ninyo para sa Paskwa. Kumuha kayo ng sanga ng isopo. Basain ito ng dugo ng kordero at ipahid sa mga hamba at sombrero ng inyong pintuan. At isa man sa inyo ay huwag lalabas ng bahay hanggang kinabukasan.
Sa gabing iyon, lilibutin ni Yahweh ang buong Ehipto at papatayin ang mga Ehipsyo. Lahat ng bahay na makita niyang may pahid na dugo, sa mga hamba at sombrero ng pintuan ay di niya babaya ang pasukin ng mamumuksa. Sundin ninyo ang matuntuning ito at palagi ang ganapin pati ng inyong mga anak. Patuloy ninyong ganapin ito maging sa lupaing ipinangako sa inyo ni Yahweh. Kapag itinanong ng inyong mga anak kung bakit ninyo ginagawa ito, sabihin ninyong ito'y pag-alaala sa Paskwa ni Yahweh nang lampasan niya ang bahay ng mga Israelita at patayin niya ang mga Ehipsyo. Nang masabi ito ni Moises, nanikluhod ang buong bayan at sumamba sa Diyos. Pagkatapos, umuwi na sila at tinupad ang inuutos ni Yahweh sa pamamagitan ni na Moises at Aaron. Namatay ang lahat ng panganay. Nang hating gabing yaon, pinatay ni Yahweh ang lahat ng panganay na lalaki sa buong Ehipto mula sa panganay ng Faraon at tagapagmana ng trono hanggang sa anak ng bilanggong nasa piitan. Namatay din ang panganay ng mga hayop. Nang gabing yaon, nagising ang Faraon, ang kanyang mga tauhan at lahat ng Ehipsyo at nagkaroon ng napakalakas na iyakan sa buong Ehipto sapagkat lahat ng bahay ay namatayan ng panganay na lalaki. Noon di ipinatawag ng Faraon sina Moises at Aaron at kanyang sinabi, "Sige, umalis na kayo sa Ehipto. Lumakad na kayo at sumamba kay Yahweh tulad ng hinihiling ninyo. Dalhin na ninyo pati inyong mga tupa, kambing at baka. Umalis na kayo at ipanalangin din ninyo ako." Itinataboy na rin sila ng mga Ehipsyo. Sinabi sa kanila, "Mamamatay kaming lahat pag di pa kayo umalis dito." Kaya binalot nila ng tapis ang minamasang harina na di na nakuhang lagyan ng lebadura ni alisin sa sisidlan. Pinasan nila iyon at umalis. Nooy nakuha na nila sa mga Ehipsyo ang mga alahas na pilak at ginto at mga damit tulad ng iniutos sa kanila ni Moises. Ibinigay ng mga Ehipsyo ang anumang hingi ng mga Israelita sapagkat niloob na ni Yahweh na sila igalang ng mga ito. Sa ganitong paraan, nasamsam nila ang ari-arian ng mga Ehipsyo. Ang pag-alis ng mga Israelita sa Ehipto. Mula sa Rameses, naglakbay ang mga Israelita patungong Sukot. Humigit kumulang sa 600,000 ang mga lalaki bukod pa sa mga babae at mga bata. Maraming hindi Israelita ang sumama sa kanila. Marami silang dalang tupa, kambing at baka. At niluto nila ang dala nilang gagawing tinapay na wala pang lebadura. Hindi nila ito nakuhang lagyan ng lebadura sapagkat apurahan ang kanilang pag-alis sa Ehipto. Wala na silang panahong magluto ng pagkain. Ang mga Israelita ay nanirahan sa Ehipto ng 430 taon. Huling araw ng 430 taon nang umalis sa Ehipto ang mga hukbo ni Yahweh. Nang magtamag na yaon, sila iniligtas ni Yahweh at inilabas sa Ehipto. Kaya ang magtamag na yaon ay tinalaga nila sa pag-aalaala sa pagliligtas sa kanila ni Yahweh. Ang pag-aalaalang yaon ay patuloy nilang gagawin habang panahon. Ang mga tuntunin tungkol sa Paskwa. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, "Ito ang mga tuntunin tungkol sa Paskwa. Bawal kumain ito ang mga dayuhan, ngunit ang alilang binili ninyo ay maaaring pakanin ito kung tuli na. Hindi rin maaaring kumain ito ang mga dayuhang nakikipanuluyan lamang sa inyo, o kaya'y ang mga upahang manggagawa. Sa loob ng bahay, kakanin ang korderong pampaskwa.
Huwag ilalabas kahit kapiraso nito at huwag ding babaliin kahit isang buto. Ang pista ng Paskwa ay pagdiriwang ng buong Israel. Lahat ng dayuhang nakikipamayan sa inyo na gustong makipagdiwang sa Paskwa ay kailangang tuliin muna bago pasilihin sa pagdiriwang. Sa gayoy, magiging para na silang katutuwang Israelita. Huwag hahayaang kumain nito ang sino mang hindi tuli. Lahat ay saklaw ng mga tuntuning ito, maging siya'y katutubong Israelita o dayuhan. Sinunod na lahat ng mga Israelita ang iniutos ni Yahweh kina Moises at Aaron. Nang araw na iyon, sila'y inilabas niya sa Ehipto na nakahanay upang makilaban.